makasaysayang araw ni Rizal sa ating lahat. Ako po si Xiao Chua, isang public historian. At ako po ay nagagalak sa paanyaya ni Dr. Jaime B. Veneracion na magsalita ukol kay Dr. Jose Rizal ngayong araw na ito. Patawarin niyo ako at hindi ko kayo masasamahan ng personal sa araw na ito sapagkat ako'y nadestino sa museo ni Jose Rizal sa Calamba sa kanilang pagdiriwang ng araw ni Rizal. Subalit, pinadadala ko po ang video na ito kalakip ng aking pakikisa sa inyong pagdiriwang. Now, ang paksa ko ngayong araw na ito, maikli lamang itong gagawin ko sapagkat meron po tayong speaker dito na kaibigan ko, si Ginoong Jonathan Balsamo, na isa sa mga malalaking bahagi ng kasaysayang pangmadla sa Pilipinas bilang secretary ng Philippine Historical Association at bilang bahagi ng tourism sector bilang head ng Tourism at Cultural Affairs Office ng lungsod ng Valenzuela. At ang tatalakay niya po ay si Dr. Pio Valenzuela at si Dr. Jose Rizal. Ang paksa naman na inatas sa akin ay tungkol kay Jose Rizal bilang isang historiador. Now, malaki ang papel ni Jose Rizal bilang isang historiador sa pagkabansa natin. Kasi yung tinatanong nga natin, why is Jose Rizal our national hero? At alam natin yung sagot dyan, simpleng-simple. It's really because bago si Jose Rizal, at hindi lang siya, pati si Don Mariano Ponce, pati si Gat Marcelo H. Del Pilar, at iba pa na mga propagandista natin, dahil sa kanilang mga sinulat, nagkaroon ng ideya tayo na una, meron tayong isang problema. So nakita natin yan sa La Solidaridad, sa Nolime Tangere, sa El Filibusterismo, na meron tayong isang problema at ito nga yung kolonyalismo. Yung problema na yan gives us a national sentiment. Doon dati, ang tingin natin sa sarili natin, Bicolano tayo, Ilocano tayo, di ba? Tagalog, Kapampangan, Bisaya, Moro. Pero dahil sa mga sinulat ng ating mga propagandista, hindi lang si Rizal, ay nagkaroon tayo ng ideya ng ating pagkabansa. Nabuo tayo bilang isang nasyon. Now, ano yung mga ideya na i-finoster nila? Siyempre, isang nasyon na ilustrado. Ilustrado meaning enlightened, mula sa Enlightenment philosophy. Ibig sabihin, ang tumutugon kayo sa mga problema ng bayan, scientifically. Hindi lang sa mga dasal, scientifically. At sa kaya nga marami sa mga propagandista natin, nag-abogado, nag-doktor, science over religion, reason over superstition. Yan. And because of that, nagkaroon ng konsepto ng pagkakapantay-pantay ng mga tao. Pagkakapantay-pantay. Alright? So, yung isa pa hong papel ng mga bayani natin sa pagkabansa ay sinulat nila ang ating history. Si Mariano Ponce, isa sa pinakauna nating public historian, nagsulat sa mga periodiko tulad ni Don Isabelo de los Reyes. Si Marcelo H. Del Pilar, Graciano Lopez ay na nagkaroon din sila ng pagtalakay sa kasaysayan. Pero pangunahin po ang papel ni Gat Dr. Jose Rizal na nagsabi po sa atin, kasi alam naman natin, yan ay tinalakay ni Seo Salazar noon, na merong bipartite view of Philippine history na ipinakilala sa atin ng mga praile. Kasi nasabi nila na mga praile, bago dumating ang mga Pilipino, ang mga praile, kayo mga Indio ay mga bobo. At kami ang nagbigay sa inyo ng maravillosa sibilisasyon Kristiyana. At sinasabi nga ni Salazar na the tripartite view of Philippine history is the legacy of the propaganda movement. He doesn't agree about many things about the propaganda movement. Pero this is what he agrees, that they gave us the tripartite view. Which is, sabi nga ni Floro Kibuyen, a narrative of tragedy and redemption. Diba? Yung nagsasabi na, na ang bayan ay noon ay maginhawa, mayaman,
At eventually, siya ay inalipin. Kaya nagkaroon ng kolonyalismo at backwardness. And eventually, magkakaroon ng tinatawag natin na reforma, kaliwanagan, o kay Andres Bonifacio, kalayaan. The tripartite view of Philippine history. Na sinasabi naman, nahugot din sa kung paano, sabi ni Atoy na Mama, kung paano ang epiko nung unang panahon ay kinikwento. Tulad ni Lamang, di ba? Namatay, nabuhay, nabuhay, namatay, nabuhay, namaguli. Ganon din ang sinasabi ni Reynaldo Ileto sa pasyon ng mahal na Panginoong Jesucristo. Di ba? Na si Kristo ay nabuhay, namatay, nabuhay, namaguli. It's really at the tripartite view of history. It's really a narrative of hope. At naisulat ko nga po yan, ako hindi ko na masyadong di-detalye ito dahil alam ko po ang kalibre ng mga taga-Sampaka, Samahang Pangkasaysayan ng Bulacan. Hindi na kailangan ng masyadong detalye. Pero yung sinulat ko yan sa isang article sa Saliksik e-Journal, Jose Rizal ang historiador, ang papel ng national heroes sa pagbubuo ng bansa. Kusan inisa-isa ko po ang mga writings at yung mga points ng mga writings. Isa summary ito ng mga historical works ni Jose Rizal sa kanyang mga sinulat sa political works, no? Summary ito na kung paano ipinakita isa-isa, halimbawa sa yung tatluhang pananaw sa kasaysayang Pilipino, no? Ay paano niyang ipinakita sa kanyang mga halimbawa doon sa kanyang panukalang kumpirensya ng pandaigdigang katipunan ng mga Pilipinista na binabalikan na ni Jaime Veneracion bilang siyang sinimulan na na inspirasyon ng adhika ng Pilipinas 1989. Dahil noong 1889, yan din ang gusto ni Rizal, magkaroon ng kumpirensya kung saan tripartite na ang kanyang pananaw sa kasaysayan. Diba? Gayon din ang mga ilang akda sa pangkasaysayan ni Jose Rizal liyam sa kadalagaan ng Malolo. Sinabi niya, ang babaeng Pilipina noong unang panahon ay malakas at pinahina lamang ng kolonyalismo. Kaya kailangan balikan ang lakas na ito ng babae. Diba? Pinakita rin niya ito sa ang Pilipinas sa loob ng 100 taon. Na kung saan bago siya nakapagtup, sabi nga niya, para malaman ang tadhana ng isang bansa, ay kinakailangan basahin ang aklat na nagsasabi ng nakaraan nito. So, bago niya nasabi na ito yung magiging Pilipinas sa loob ng 100 taon, nagbaliktanaw siya sa Pilipinas at pinakita niya na meron tayong kaginawaan, komersyo, sariling kasaysayan. At ang naging problema nga natin ng kolonyalismo, tuloy-tuloy na doon sa ating sinasabi doon sa katamaran ng mga Pilipino o sobre la indolencia de los Filipinos. Na noong unang panahon, paano sasabing tamad ng mga Indio, no, kung sila ay mayroong kabiyasan noon at pagkikipagkalakalan sa ibang bansa. At naging tamad lamang dahil nung dumating ang kolonyalismo, hindi na napupunta sa kanyang biyaya ng kanyang mga ginagawa, kundi sa mga kolonyal na Panginoon. At marami pang ibang mga kasulatan. No? Halimbawa, pinakita rin niya ang kulturang Pilipino at ang kapagkakakilan ng Pilipino na meron na tayo na may pagmamalaki sa kanyang mga anotasyon sa kanyang napakahalagang aklat, ikalawang aklat na inilambag, ang anotasyones sa Sucesos de las Islas Pilipinas ni Dr. Antonio de Morga. So, kung titingnan natin, no, nakatalakay po dito sa aking aklat, aking journal article, yung tinatawag na papel ni Rizal bilang historiador doon sa pagpapatibay ng notion na nasyon ba tayo? O may sarili ba tayong pagkakakilanlan? O meron tayong, alam nyo, sinabi niya dito, ha, meron na siyang mga tala ukol sa Melanesia, Malaysia at Polynesia na nagpapakita ng kanyang kaalaman bago pa man magkaroon ng pagkadalubhasa doon sa tinatawag na Austronesian. Na sinasabi niya ang mga Austronesian, yung mga taga-Pacific Islands ay galing sa Pilipinas ang kanilang lahi at hindi the other way around. So maalam na si Rizal sa ganun. Oh? Ngayon, ang debate na lang, ano bang nasyon
ang tinutukoy niya. Kasi may bagong sinasabi si Salazar na na ang nasyon na gusto ni Rizal ay isang nasyon na under pa rin sa Espanya, tulad ng ang nasyon ay ang Basko ay nasyon, ang Catalonia ay nasyon, ang Castilla ay nasyon, di ba? No, Catalonia ang iba pang mga bahagi, di ba? Ang Basko, no, ay nasyon. So sa ilalim ng Espanya, yun din ba gusto ni Rizal? Yun ba pagkakaintindi niya ng nasyon? O tulad ng sinasabi ni Padre Schumacher na gusto talaga nila maging nasyon, isang malayang nasyon na gusto lamang na mas mapayapa ang kanilang paghiwalay sa Espanya. Diba? Sinabi naman niya ni Rizal, tinalakay niya yan sa kanyang Pilipinas dentro de 100 años na pagdating ng panahon ng mga Pilipino ay kung hindi makikinig ang Espanya at hindi magre-reforma, winahandingan na niya. Magkakaroon ng revolusyon. At yun nga ang nangyari. At magiging interesado ang Amerika at yun nga ang nangyari. Kahit na ang Amerika noon ay hindi pa isang kapangyarihang kolonyal. So, yan po ang ating siguro maibabahagi ngayong araw na ito. Hindi pwedeng sa walang bahala ang papel ng mga makasaysayang akda ni Jose Rizal sa pagbubuo ng bansa. Hindi lang pwedeng ang mga nobela lamang ang pag-uusapan natin. Kailangan pag-usapan natin ang kanyang mga isinulat bilang isang historiador, isa sa mga unang historiador sa Pilipinas na nagsulat sa pananaw ng Pilipino. No? So, yun po. No? So, muli po, kung titingnan natin, ang ginagawa natin dito sa Samahang Pangkasaysayan ng Bulacan ay isang makabuluhang pagpapatuloy ng sinimulan ni Gatok Jose Rizal na hanggang ngayon ay hindi natatapos sapagkat nandyan pa rin ang kolonyal na pananaw tungkol sa ating sarili. At hindi lang kolonyal na pananaw, yung masyadong imperial na pananaw ukol sa Pilipinas na kailangan ay isinasakatupa, ano, no, ipinapakita ang iba't ibang mga pagkakaiba-iba natin bilang mga pook sa Pilipinas. Oh. So salamat sa inyong gawain sa Samahang Pangkasaysayan ng Bulacan, sa mga kasama natin sa Bulacan na nagpapanday ng kasaysayan na pampook, sapagkat dahil sa inyo nagpapatuloy ang diwa ni Rizal hanggang sa kasalukuyan. Ang makilala natin ang ating sarili sa pamamagitan ng kasaysayan na hindi lamang chismis, kundi nakabatay sa pagbasa ng mga batis, oh, mahalagang batis sa ating kasaysayan at pagbubuo nito ng may metodolohiyang pangkasaysayan. Ibig sabihin, nakabatay sa ebidensya at hindi sa mga maling mga interpretasyon. At sa paggalang, hindi lang sa metodo, kundi sa kapwa historiador. Malaking paggalang po ang pinapatid ko po sa inyo, kalakip ng mensahe ko na ito sa inyo. I am humbled by your invitation. And again, muli, maraming salamat sa inyong tiwala at sa karangalang ibinigay niyo sa akin magsalita ngayon. Non omnis moriar, hindi lahat sa akin ay papanaw. Mabuhay po tayong lahat.